Good day everyone! Ang akin pong tatalakay ngayon sa inyo ay kung paano ba gamitin yung rank o pag-rank sa isang data using Microsoft Excel. Okay, so huwag na po natin itong patagalin and let's go! So bali po ay ako ay nag-prepared na ng table using this. So, kung mapapansin ninyo, ginamit ko ay learner instead of other user. So, yun ang pinaka-basic na ginamit kong word para mas mabilis. At ikaw nga ay mas may pakita yung kung paano ba inirarank yung data ng isang bata o ng isang ng inyong mga records. So, halimbawa, meron tayong learners. Learners 1 to 10. So, we have 10 candidates for ranking o para i-rank. So, una-una, lagyan po natin muna ito ng data para natin makita kung paano ito gagawin. So, halimbawa, ito yung height. So, ito yung mga specific score ating ilalagay. So, ito po ay in randomly given, ha. Hindi na po gumamit ng pangalan ng bata. So, mas maganda po ito. And, just want to input, ito po ay pakiyawan na hindi lang po yung ranking, pati pagka-average o pag-add, then pagra-rank, at paggamit ng ordinal words, yung mga first, second, third, kung paano ba yung ginagawa ay pagpapatuloy natin just to keep on watching para natin para nyo malaman na ganito lang pala yun, napakasimple lang pala, basta kung medyo hindi natin naintindihan, all you have to do is to go back, balikan nyo lang po siya para review nyo yung bahagi na hindi maliwanag at sinisigurado ko na maintindihan niyo po yan. So, habang ako ay naglalagay ng score, so, tingnan natin. So, halimbawa po yun yung score ni learners. So, ha, yan na. Okay. Then we have this one. So, ito ay base sa magiging output. So, unang-una, pag nagtotal naman tayo, may natalakay ko na on my first tutorial. At alam ko na rin naman na ito yung mga possible na alam nyo na rin kung paano i-add. All you have to do is to click on some here. Then, automatically may i-highlight yung code number na cover niya. Then, enter. So, that's it. Then, hindi nyo kailangan i-drag. Just, all you have to do is double-click na lang doon sa sulok. Then, it will automatically add the score. Then, say, ang sunod ay irarank natin paano ba yung formula. So, bago yan, ay gusto ko muna siyang dagdagan natin ng other column. So, isa pang column uli. Insert po ulit tayo, yan. So, ito yung, lagyan muna natin ito, 1. Hindi po ito number nitong ating learners, ha. Gusto ko lang maipakita saan ba, paano ba natin palalabasin yung ordinal number. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Say, tayo ay kumukuha ng top 10. So, ito yung first. So, automatic na kapag ano ba yung corresponding na ordinal number nitong 1? So, that is the first. Di po ba? Then, 2 is the second. So, kapag nagawa na nyo na yung dalawang number, hindi na kailangan idire-diretso pang pagtatype. Isa-highlight nyo lang siya dyan. Yung dalawang sabay, mag-highlight yung parehas yung dalawa, then click nyo doon sa sulok again, then that will automatically
lalabas po yung sequencing niya, yung sequence ng from top 10. So kahit yung word na 10 ay automatic na ilalabas yung tama. Okay. So ito po purpose ito ay pakikita sa inyo o kung saan ba ito gagamitin. Dito, yun ay dito para sa rank and place. So i-rank po natin. Unang formula is, again, sa Excel po ang ginagamit natin lagi ay before we proceed to the words, yung mga formula, ang gagamitin natin, always use equal sign. Then, nagra-rank tayo. So, type natin na rank. So, that is rank average ang inyong sisilect. And after that, i-click nyo yung una, which is, ito yung una, yung unang 10. Then, i-comment nyo. Then, balik uli kayo dito doon sa una uling cell. Tapos yung colon. Then, hanggang doon sa baba na. Ayan. So, then, type, close parenthesis, then enter. So, yan. 7 siya. Then, after that, pag dinouble click niya siya, lalabas kung alin ba yung pinakamataas. Alin ba yung pinakamataas? 1. Ito yung 43, which is ito yung score na pinakamataas, ha? So, siya yung number 1 na. So, misa nagdodoble siya. So, 1, 2, 2. So, ang ginagawa dyan, balik kayo dito, para mawala yung dalawang 2, ang gagawin natin ay dito, itong gagamitin ko, ha? Balikan tayo dito. Yung formula na ilalagay ko, ito yung gagawin natin. Rank, ito yung formula dito sa itaas, ha? I-re-type ko lang siya. Ano? Pero hindi ko siya lalagyan ng equal kasi hihingi pa siya ng... Kasi pag ito lang ay pagsusulat kung paano ilalagay. Pero pag ilalagay yung sa formula, dapat may equal. Ano? Then, we have open parenthesis. Kung nasaan yun, di ba ito yun? Ano? Ito siya. So, we have, kung nasaan siya, so yun, yung K4. So, we have K4, comma, K4 uli, then colon, doon sa pinakbaba, which is this one, ito yun, which is equivalent to K13. So, that is K13, close parenthesis, and enter. So, yun ang gagawin natin. Pero sabi ko nga, may nagdodoble ito ng 2, kaya itong 2. So, babalikan nyo ulit yung formula, lalagyan nyo siya ng dollar sign, 1, 2, 3, 4, then press nyo yung enter. So, yun ang magiging formula nga. So, let us apply it o apply natin dito sa original form. So you have $$$$$, then press enter. So hindi naman siya nagbabago, ang makikita nyo lang pagbabago ay narito yun siya, double click lang. Okay, so yun, see, so yun, kung mapapansin nyo, nagbago na yung kanyang ranking, di ba? So we have 1. Ang pinakamataas sa sunod ay rank 2, which is 43. Ang sunod mababa ay 39. Then we have, ano na sa number 3? Yun, ha? 38. Then sunod ay, nasaan? Number 4 ay 37. Pip ay yun, 36. Then sumunod ay, ang 6th place ay yung 35, ang 7th place ay 33. So, pababa number at habang rank naman ay numbering 1 to 10. So, depende yan sa kanilang magiging score dito. Na? Okay. So, nag-rank tayo. Ngayon, paano natin may lalagay yung words na ito? Yan, rank in place. So, madali lang yan. Lagay nyo ay equals. Again, we use VLOOKUP, yung ginawa ko nung dati sa ating first discussion. So, ito yung T value.
So we look up the value. So ito yon. Ito yung rank. Then we use comma. Then after that, ang sunod naman ay yung table array. So punta tayo dito sa 1. Then we use colon. And after colon, ito yung pinakahuli. Dahil sabi ko, column index o number. So dito yung sa baba. Okay. Then after that, yung range number o range lookup. So ibig sabihin, from C to D, so dalawa, ilang beses, ilang column yan? 2. So that is comma, 2, then close parenthesis, enter. So that's it. So 7 place daw yung number 7. Okay, ating ngayon ipakita kung ano ba yung magiging equivalent nitong 1, itong or the rest of the rank in words or rank in place. Ano? Let's do it. 1, 2, 3. Okay. Ngayon, napansin ninyo, anong nagkaroon ng problema ba tayo? Yes, meron. Bakit? Kasi dapat ay lalagyan nyo siya ng dollar sign. So, paano ba yon? Again, babalik to tayo sa formula. Kopyahin ko lang to ha. I will write it here sa baba para kita nyo. B, look up, then open parenthesis, ito yun ano, ito yung ating nagiging reference. So we have L4, so we have L4 comma, then ang magiging gagamit ang pagbabatay natin reference natin na ito, which is C4, ano? So C4, then colon, next is yung pinakahuli, ito yan ha, that is 13 at saka D, so that is colon D13, then we use 2 and close parenthesis, enter. So yan yung dalawang formula natin na gagamitin para dito. Ngayon, may lumabas na nitong error. Pero not actually may error kasi kailangan lang ditong mabago. At ano yung babaguhin natin? So kopyahin ko dito ha para makita niyo yung diferensya. Okay. Ito ay kagaya rin nito na binago ko ang content kasi ito dapat, actually ito dapat sa tunay ay wala. Yung original formula na ginawa natin ay wala yung dollar sign. Kaya ako lang nilagyan para yung error ay maiwasan, which is dapat sadyang lagyan. Yan. Okay. So yan yung dalawang yan. Yan ang magkaparehas. Nilagyan ko lang ng dollar sign. At ito yung magkaparehas pero yung isa ay lalagyan ko ng dollar sign. So let's have it this way. Okay. So L, lagyan natin ng dollar sign. Go. 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 Enter. So, yon. So, ito na yung magiging formula natin dito sa taas. Ito ang gagamitin natin dito. Ano? Okay. So, lalagyan natin siya ng dollar sign. So, 1. 2. Enter. So, hindi mas magbabago kasi yun yung una yung naging reference sa paggawa na. Pero, once I click it this way, sa parang ito, makikita nyo na yung pagbabago. Ulitin ko ha. Okay. So, yun. Dahil ito yung nabago ko na yung formula, ito na iniligay ko. Kapag ka dinouble click dito sa sulok, lalabas na yung kanyang original na rank in place o yung ordinal number niya na. So we have the first, which is the 1. Diba? Tama ba? Second, ito yon. At syempre, ang third ay ito. Diba? So, yon. So, para ito hindi makita, ang ginagawa ko, hina-highlight ko siya, then click hide. So, wala na siya. Hindi mo sabihin, Nora, ini-hide lang natin. So, yon. Mas madali siyang magawa. Madaling nakita natin yung ranking.
Okay? So, yan yung additional idea para sa inyo. Hope na may natutunan uli kayo sa Fagro Rank. Maging ito ay sa bata, maging sa mga data na ginagamit nyo, maging sa contest, magagamit nyo ito. Okay? So, magandang araw po ulit sa inyo. And sana po ay nagustuhan nyo ito at meron kayong natutunang bago. Okay? Bye-bye! See you on my next vlog.